Yo, what's up guys? This is Mark Warren. Kumusta kayong lahat guys? Kumusta yung weekend din nyo? Dyan. So, kung napansin niyo guys, hindi tayo masyadong nakapag-upload ng mga video. Actually, nag-upload tayo mga within one week, mga one or two videos. Pero ngayon, hindi tayo naka-upload ng video dahil may counting ano tayo. Medyo namaga yung mukha natin, yung pisingin natin dito. Dahil tumama tayo dyan sa pintuan natin. Sa pintuan dahil walang ilaw nga eh. Naano yung ilaw. Medyo namaga yung ano ko, sumakit yung panga ko eh. Tinamaan kasi yung ngipin ko. Pero ngayon, medyo okay na siya. Pero kaunti naman maga pa rin ng kaunti. So, nagmamas lang tayo dahil para hindi naman ano halata. Pero alam nyo na yun. So guys, ang ikikwento ko ngayon sa inyo dahil tungkol sa ano, sa mga small YouTuber na kagaya ko, nag-umpisa pa lang, may napansin lang ako guys na karamihan ng mga small YouTuber yung aim talaga nila na maka-reach agad ng 1,000 subscriber na para monetize agad. Pero sa tingin ko lang ha, mali yun na magra-rush ka kaagad na ma-reach mo yun. Dahil isipin din natin na mayroon din tayong ano, kumbaga entrance fee yan eh, na 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. So may nakilala akong mga big na mga YouTuber na yung mga ano nila guys, mga subscriber na umabot na ng 6,000, hindi pa sila na monetize dahil yung ano nila, yung watch hour nga nila nasa 700 pa lang. So you need to reach out ano, 4,000 watch hour. So ang ang ano naman dyan, yung iba kasi, yung kagaya ko, mga small, mga nandyan pa sa mga ano pa lang, mga kagagraduate pa lang ng grade 1. Ang ano naman dyan, talaga, yung iniisip natin na nagmamadali tayo na makareach ng ano, ng mga nag-ano sa'yo, nagsasub sa'yo. So, mali eh. Kung baga sa akin, mali yun. Kagaya nang nangyari last week, may kaibigan ako, kami dalawa. Pumasok kami sa isang LS, katapos yun, nag-ano kami doon, parang nag-fishing. Yun na nga yun. Pumasok kami doon, katapos ang daming nag-add sa'yo, katapos yun. Na, masaya naman ako dahil umangat yung bananas ko. Within 2 hours, nalagas lahat. So, balik tayo sa grade 1. Mabuti nga, hanggang nakaano pa tayo sa grade 1. Yung kaibigan ko naman isa, kagaya ko rin yun, small YouTuber pa rin yun. Maliit pa rin yun yung ano niya. Ang ginawa niya, siya doon, pumasok sa yung nagpapaangat. Yung mga, kasi maraming nagpapaangat eh. Nagbayad siya doon ng ganito. Katapos, sinabi niya sa akin na mag-ano din ako. Katapos yung ano niya, nagpaangat nga siya, nagbayad siya ng I think 7k or 8k sa Philippine peso. One key bananas on 4,000 WH. Yun yata. Kung hindi ako nagkamali. Yun, masaya yung kaibigan ko ha. Na mayroon na siya noon. Dahil sinabihan niya ako. Pero guys, within 2 days guys. Sabihin ko sa iyo. Kalahati ang nalagas doon. Within 2 days. Walang balik sa ano. Yung kalahati na lagas doon.
nagbalik siya sa ano grade 3. Oh, kasi yung mayroon naman siguro mga legit 'yun, pero yung iba kasi hindi 'yun mga legit, mga ninja yatang inaano ninyo eh. Ina-add sa inyo mga ninja yata. 'Yun yung ano, kaya siguro para sa akin, hindi dapat tayo magmamadali na ma-reach out talaga yung mga entrants dyan. Hindi tayo siguro magmamadali na, para lang yun sa akin ha, pero hindi ko yun sinasabi sa inyo na yun ang gagawin nyo. Pero para siguro sa akin, hindi ako magmamadali na ma-reach out ko agad yung 1,000 bananas at saka yung WH, yung watch hour, yung 4,000 WH, hindi na ma-reach agad. So, hindi ako nagmamadali doon. Dahil baguhan pa lang ako eh. Marami pa akong dapat malaman dyan. So, yun lang ang napansin ko na yung iba hindi mga legit eh. Nag-a-add. Tapos, kinabukasan, wala. Lagas agad. So siguro tips lang sa mga bagong ano din. Tip lang ito sa mga bagong YouTuber na kagaya ko, yung mali kasi yung bahay ko maliit pa rin eh. Yung nag-umpisa ako nung January lang. Hindi ko naman alam. So yun, nag-titingin-tingin kung anong gagawin dapat talagang gagawin, pero napansin ko na ba't nag kailangan ka talaga mag-add doon, katay mo i-add ka, nalalagas lahat eh. Halimbawa, magpunta ka ng LS, yung nag-live streaming, katapos doon kayo nag-sub to sub, hindi talaga maganda eh. Pag mag-sub ka sa kanya, tapos isa-sub ka ulit, hindi mo yung tiningnan yung video, iiwas out yun ni Lolo. Wala talaga. So, ang dapat natin gawin, siguro, I think focus na lang tayo muna sa paggawa ng video or kung ano man yung mga content ng video nyo. Yun, papatuloy mo lang yun. At saka yung importante talaga dyan yung watch hour ninyo. Dahil may nakilala nga akong malaking YouTuber na yun ha. Nakita ko yung ano niya, 45,000 yung subscriber niya. Yun, sinabi sa akin, bro, kailangan habang maliit pa yung bahay mo, yung bahay ko, habang maliit pa yung bahay ko, dapat mag-focus ka more on your watch hour. So, sabi ko, anong dapat yung gagawin? Sabi niya, mag-LS ka para doon ka makaipon muna ng watch hour. Dapat hindi mo i-focus masyado yung bananas na makamit mo yung 1,000 bananas, dapat yung watch hour mo na. So, para naman sa akin, hindi naman ako nagmamadali sa mga ganong ano. Hindi naman ako nagmamadali. So, siguro yun ang gagawin ko dahil malaking ano na yun, yung bahay niya malaki na, nasa 40,000 na yun eh. Yung bahay niya at saka, yun ang may binigay lang siyang payo sa akin. At saka, sabi niya sa akin, iwasan ko raw yung sub to sub. Kaya daw ang hatak sa bahay mo pababa. Dahil yung iba nag sub to sub naman, puro mga ninja yung sinasub. Kasi, si Lolo, ano, pag yung channel mo hindi legit yon, tinitingnan niya yon. Pag halimbawa nag-upload lang doon dalawang video sa dalawang buwan or wala nga, so winawalis yon. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya yon, sinabi niya sa akin na yun ang wag mo yung gagawin ng mga ganon dahil ipapahamak yung channel mo, instead na aangat na yung channel mo katapos nag-sub to sub ka at saka nag-ano ka, dahil yung ibabalik sa'yo puro mga ninja yon. So, yun ang sabi niya sa akin. Hindi galing sa akin yun. Sinabi niya sa akin, mag-ingat ako sa mga ganun dahil mapapahamak yung buong channel mo. So, ang dapat mong gawin, mag-focus ka muna sa mga ano, mag-ano ka ng content mo, at saka yung, yung watch hour nga ang tutukan natin. Dahil yun daw ang ano eh, sabi niya. Siyempre, makinig ako doon dahil nandun na yun sa ano eh.
40,000 na yun, malaki na nga yung bahay niya. So, ayun. Yun ang ano ko sa tip. I-share ko rin kung anong nalaman ko rin sa mga ano malalaking YouTuber, yun ang ititip ko rin sa mga kakaumpisa pa lang kagaya ko. Na yun ang gagawin natin din. So ako, nag-iingat din ako dahil sa panahon nga ngayon maraming sasabihin na yan, maganda yan. Katapos, may nag-ano sa akin, maganda yan na gagawin natin yan. Katapos, nag-adapt ko, nagpumasok ko sa isang LS. Na, yun nga, natuwa ko dahil ang daming nag-subscribe sa akin. Sabi nga, natuwa ko, wow. Tapos yung nung gabi na siyempre, maliit pa yung bahay ko. Natuwa naman ako dahil maraming nag-add sa akin. Umabot ng I think within 20 minutes umabot yung nag-add sa akin ng 50. Sabihin ko sa iyo guys, pagkatapos ng LS na yon, hindi yung kasalanan sa nag-LS ha. Walang kasalanan yung nag-live streaming. Hindi yun kasalanan niya. Ang ano yun, siguro winas out yun ni Lolo. Walang kasalanan yun, yung nag-live streaming. Dahil nag-live streaming lang yun siya, pumasok lang ako doon. Walang kasalanan yun, ano yun eh. Hindi yun sa ano. Ang sinasabi ko lang, 50 yung nag-add sa akin pagkatapos ng live streaming na yun. I think within 1 hour guys, yung 50 na yun, nawala lahat. Sabi ko, anong nangyari dito? Sabi ko, anong nangyari dito? Dandahan ng pababa. Yun nga ang dapat mag-ingat tayo dyan. Yun ang sabi ng kaibigan ko, huwag kang mag-sub to sub dyan dahil yun ang maikapapahamak sa channel mo. Kaya yun ang ma-share ko sa, ano, sa mga small YouTuber na kagaya ko. Okay lang mag, sabi ng kaibigan ko, no, yung malaki ng ano, okay lang mag LS, mag live streaming ka. Pero kung mag-sub to sub ka, mag-ingat ka dyan dahil bawal. Actually, bawal talaga yan sa YouTube. So, yun ang may bibigay ko na tip na gano'n na kailangan siguro mag-focus muna tayo sa ano, habang maliit pa yung bahay natin, mag-focus tayo sa watch hour. Dahil yun ang ano talaga eh. Kasi may nakita din ako 4,000 na yung bahay niya. Yung watch hour naman niya is nasa 500 pa lang. So, yun kaya live ng live siya. Sabi ko naman, bakit ka nagla-live? Makakaano ka ba dyan? Sabi niya, hindi naman ako nagpipishing. Nag-ano lang ako ng watch hour. Sabi ko, aha, ganun. O, kaya, yun, pinagsama-sama ko yung nalalaman ko ng mga ano, na dito sa, nalalaman ko ng mga idea dito sa YouTube. So, yun din ang maishishare ko sa mga ano, nag-uumpisa pa lang kagaya ko, na yun ang dapat natin gawin. So, ingat-ingat lang tayo, huwag tayong magmadali na kailangan agad ma-reach agad natin yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Kailangan din natin mag-focus sa content natin eh. Kasi yung iba, kung mag-sub-to-sub ka, hindi naman tinitingnan yung video nila eh. Mag-add lang. Pag mag-add sa'yo, hindi tinitingnan yung video yun. Mawawala agad eh. Dahil, nako, ang dami. Pabalik-balik. Kasi yung ano ko, yun ang ginawa ko eh. Sabi ko, pabalik-balik na lang ito. Babalik na naman sa grade 1. Minsan pa nga, baba pa. Mababa pa kaysa grade 1. Yun yung ano, yun yung may isishare ko na ganun mali yun talaga para sa akin. Nakinig din ako ng mga payo ng malalaking YouTuber. So, yun yung nakita ko sa mga, dito kasi ako sa Europe eh. May mga ano din, may malalaking mga YouTuber din dito. Nag-message din ako, bro, paano ba, ano, ganito, ano bang gagawin? Sabi niya, relax ka lang, focus to your content. Katapos, iwasan mo talaga yung, ano, yung mag-sub to sub ka. At saka, ngayon, maraming ano eh. Maraming mga ano ngayon, yung, alam mo na, yung pangatan. Pero hindi ako nag-ano dyan na, ano, okay, problema nila yun na nagaganon sila. Pero, ang ano lang, dapat siguro iwasan mga ganun dahil mabibiktima tayo dyan, masisira pa yung buong content mo. Ayun,
yun lang ang ma-share ko ngayon. So, sana guys, may napulot kayong idea dito na i-share ko sa inyo. So, sana may ano kayo dito, may napulot na kaalaman, na kaunting kaalaman. Kahit ako'y maliit na YouTuber pa lang, i-share ko rin kung ano yung naranasan ko. Dahil pag maliit tayo talaga, pag mga baguhan pa lang tayo, kailangan talaga na yun, marits eh. Sabi ko, yung January, February, gusto ko talaga, ganito. Pero nalaman ko sa huli na maraming nagpapayo na sa akin. Sabi ko, aha, hindi pala. Yun pala. So, yun ang dapat, relax lang tayo. Focus lang tayo sa content natin, kung anong content natin sa video natin. Yun lang ang susundin natin. Dapat hindi tayo lalabag ka kay Lolo. Nako, masasayang yung pinaghirapan natin. So, relax lang tayo, chill lang. Focus lang tayo sa mga ano natin. So, yan lang muna guys ang mga share ko sa inyo, dahil yun lang din yung nalalaman ko sa hanggang sa ngayon. So, kung nagustuhan niyo naman guys ang video ito, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong video ang i-upload ko. So, good luck on, keep safe. Bye-bye sa inyong lahat. Ingat kayo, ingat guys.